Dahil feeling ko ilang araw nga ako na-deprive sa mga masasarap na pagkain dahil sa wisdom teeth extraction ko. So, na-miss ko ang mga masasarap na pagkain at nag-crave ako bigla. Sabi ko sa ate ko, ate, kumain naman tayo ng masarap. Siyempre, inaaya ko siya kasi para may kahati ako sa pagbayad. Kasi kapag ako lang, edi ako lang gagastos. Kaya kailangan damay-damay na to. Tapos sabi nga ni ate, oh sige, oh diba ang dali niyang kausap. Tapos siya pa yung nag-suggest kung saan kakain sa Labisteca daw. Hindi ko alam kung paano i-pronounce Labisteca. Basta, kunyari yun na lang. Nung makarating nga kami dito, sobrang na-amaze ako sa lugar. Ang ganda-ganda, charot, parang hindi pa nakarating. Nakarating na talaga ako dito kasi dati dito kinasal lang kaibigan ko. Pero nung time naman kasi nang kinasal yung friend ko, wala pa yung ganitong resto. So hindi pa talaga ako nakakain dito. First time kong makakakain sa Labisteca. And natry na to nila ate talaga. Tapos kaya nasuggest nila kasi nasarapan daw sila sa mga steak. Ewan natin, magkakaalaman kapag natikman na natin. Sana nga totoo kasi talaga nagkikrave ako mas masarap today. Sa may Malolos Bulacan pala to. So malapit-lapit lang sa amin. Pagdating nga namin, syempre nagpa-video-video muna ako para naman may ma-upload ako. Syempre nga pinaubaya ko na kila ate yung pag-order kasi ako talaga yung tipo ng tao na nahirapan talaga akong mamili, mag-isip. Kaya as much as possible, hindi ko ginagamit yung isip ko sa mga pagmimili ng mga pagkain. Pinapasa ko talaga sa iba ang pag-iisip kung saan kakain, anong kakainin, yung mga ganun, anong gusto mo. Pagka ako tinanong ako, kahit ano. So, ito nga ang menu nila at yung mga presyon dito, 300 plus, ganun. May pricey din talaga. So, sana worth the price naman yung mga pagkain dito. Hindi lang naman steak ang meron dito. Meron din silang pasta, pizza, chicken, kung ano man. Hindi tinanong ako ni ate, no, anong gusto mo, has? Syempre, sabi ko, wala dyan ang gusto ko boyfriend. Siyempre, eh, just lang, hindi ko talaga sinabi yun dahil baka marinig ng kapatid kong bata, kapatabi ko pa naman. Siyempre, kunyari, good influence tayo. Kailangan mabuing mabuting ehemplo tayo sa ating mga nakababatang kapatid. Katingin-tingin na din pala ako sa menu kasi naghahanap ako ng masarap na dessert kasi mamaya mag-crave ako sa matatamis. Gusto ko talaga kasi complete meal yung bukod sa pagkain, bukod sa appetizer, sa main dish, gusto ko din may dessert. Tapos nakakatuwa kasi meron silang paano, ano ba to? Complimentary food, yung habang hindi pa nila nasa serve yung pagkain, nagbigay sila ng ganyan na snack. So, para hindi ka magutom agad, diba? Tapos, ayun nga, tinikman ko na okay naman yung lasa niya. Tapos, ito na nga yung mga in-order namin. Umorder kami ng chicken. Meron ng kasamang sauce. Tapos, umorder din kami ng pasta. Hindi ko din alam kung ano tawag dyan. Basta, hindi siya red sauce. Obvious naman kasi white sauce siya, diba? Ang gulo kong kausap, eh, no? Tapos, umorder na ito na nga yung steak na sinasabi nilang masarap. So, may chips. Chips ba tawag dyan? Basta yung pa... Hindi ko alam talaga. Basta rib siya. Na may pakor na nga na side dish. Tapos dumating na yung pizza. Mukha siyang masarap. Triple cheese ata dyan. O four cheese. Hindi ko alam. Basta may cheese. Puro cheese. Na wala namang sahog kundi cheese. Tapos may honey. Eto nga. Na complimentary dun sa pizza. Mamaya matitikman natin kung masarap ba siya. Siyempre inuna ko ng pagtikim ng ribs. Feeling ko nga mapipigi ako ngayong araw na to. Kasi talagang mabubuhos ko lahat ng mga cravings ko at mga gutom ko ng mga nakakaraan. Dahil puro soft foods lang kinakain ko. Eh di nakakita nga ako ng knife note. As sabi ko, sige, magpapakasosyal ako for today's video, kaya lang hindi ko kinaya. Mga isang segundo ko lang nahawakan. Tapos, kutsara tinido na lang tayo. Huwag tayo mag-inerte. Medyo nahihirapan pa din talaga akong ngumanga. Pero sa ngalan ng pagkain, kailangan tiisin natin ang sakit ng pagnganga. Tapos, ayan, umorder din kami ng fish and chips. May katatab din siyang mayonnaise. Hindi ko alam kung same lang yan na mayo ng chicken. Pero nung tinikman ko, ay grabe, ang sarap talaga. Hindi ko nag-exage. Tapos, nagpakuha na din ako ng pizza. Kailangan matikman na natin ito. Lalantakan na natin yan agad-agad. At tatanday man na natin ang kanyang kapartner na honey. Medyo dinamihan ko na din yung honey. Kasi dito na nga lang tayo makakatikim ng honey. E di sulitin na natin. Tapos pagtikim ko, ulala, mapapaawit ka. Pero exage lang ako. Pero masarap nga. Try nyo na lang para hindi na ako nahihirapan mag-explain dito. Ang sarap niya talaga. Tapos yung pasta. Alam niyo, hindi talaga ako mahilig sa white sauce na mga pasta. Gusto ko kasi mga spaghetti. Pero natikman ko, alam niyo, yung isang subo ko, naging dalawa, naging tatlo. At umulit pa na umulit kasi masarap talaga. Pero yung chicken, hindi ko talaga masyadong bet. Kasi nga, masyadong matamis. Kasi nga, again, gusto ko ng matamis. Pero ayoko ng sobrang tamis. Gusto ko saktong tamis lang. Pero ito, masyado siyang sobrahan ng tamis para sa akin. So, sa mga matataas ng sugar, hindi siya advisable na kainin. So, umulit nga ako ng mga chips kasi na-enjoy ko talaga yung pagkain ng chips. Tapos yung chicken, dahil ito nga lang yung main dish namin. Siyempre, no choice naman ako kung di kainin to. Eh, sino pa bang kakain ito? At ano pa bang ibang kakainin namin? Bukod dito at saka sa ribs. So, ayan. Kaya, kinain ko na din siya. Pinag-chigaan ko na din siya. Pero kung mahilig ka naman talaga sa sobrang tamis, eh, ma-enjoy mo naman at masasarapan ka sa pagkain ng chicken. Alam niyo yung panayaw ko reklamo na ang tamis ng chicken, pero pati buto, munti ko nang nakain. Pagtapos ko ang kumain, lumabas muna ako. Tagal kasing kumain ate. Parang apakabagal ngumaya eh. Kaya sabi ko, sige na nga, lalabas muna ako para mag-video-video. Kasi ang maganda talaga yung paligid niya. Marami talagang dinadaos sa mga events dito. Lalo-lalo na yung wedding. Kasi nga, maganda yung tanawin niya. Nakita pa nga ako kanina dito na dito nagpo-photoshoot. At bilang inggitera tayo at competitive, aba, ako nga din makapag-photoshoot. Charot lang. Syempre hindi tayo inggitera. Pero mag-photoshoot talaga ako. Nilit ko pa nga yung kapatid ko para ma-videoan lang ako. Muntik pa nga kami mag-away kasi ang dami kong gustong i-post, diba? Kasi syempre, kailangan maganda-maganda tayo. Buti kahit masama sa loob niya, binidyohan niya pa rin ako.